Hey guys, what's up? Sobrang bored na ako. Gusto ko na umuwi. Medyo okay na ako. Galing po ako ng pneumonia. Pero siyempre, kailangan magpa-ER kapag nahihirapan huminga. Due to COVID. 12th day ko na. Hindi na alam kung mahirap yung unang apat na araw. So dito sa hospital. Yung 5th day yun, nakaramdaman ko ng ginhawa. Little by little. Di-improve ako. Nagdadasal pa rin ako ngayon na mapalabas na ako dito. Na-discharge na ako. Makauwi na ako. Although yung unang nagka-symptoms naman ako, kinulong ko na rin sarili ko sa kwarto dun sa bahay namin. Ganyan din, boring din. Pa rin ako masabi pang amoy ngayon. Hindi ko kasi masabi pang lasa kasi may pang lasa naman ako. Pero kasi konektado yun eh. Ayun, dahil na-miss ko na yung pang amoy ko. Sana bumalik na to. Yun, wala eh. Pero natamaan ako ng gutom. Sana ba yan? Mamot ako dito sa 10 araw na hindi naliligo. Ay, mga 7 days, ganun. Pero 8 day, tinry ko lang mag-shampoo. Magpunas-punas bimpo. All in all, 20 days na ako sa COVID journey ko. Never felt so long. Talagang haba ng 20 days. Hindi ko rin akalain na tatamaan ako ng COVID. Sa mga nakaka-experience na ganito, hindi lang yung mga pasyente, pero yung mga pamilya. Magiging okay din yan. Haba talaga yung mga araw, no? 7 days ako sa bahay noon, nag-isolate din. After noon, feeling ko papunta na siya sa mahihirapan ako huminga. Ganong kasaba, hindi tulad ng sa iba, symptomatic lang. Isolate lang dahil simpleng ganito, ganyan lang. Walang ibang makakapagsabi. Basta na, kailangan mo lang gawin, bubuhatin mo yung sarili mo. Kung kailangan na huwag ka matulog para lang mabantayan mo yung paghinga mo, huwag ka matulog. Ganon yung ginawa ko. Ganon pala kahirap yung pneumonia. Fortunately, gumana naman ang mga antiviral sa akin. Wala na yung fever, tapos nakakahinga-hinga na maluwag. Dinaan ako yun, every breath is a battle. Never in my life na na-experience ko yun kahit dati. Hindi ako ubuhin na tao. COVID lang nagpaubo sa akin. Nung nalaman kong dry cough siya, tinanggal ko na yung denial. Kasi mga day 3 pa lang parang medyo symptoms pa iba-iba. Pagkatapos nitong set na to, may lalabas na bagong symptom. Akin una nangyari, fever. Unang araw, pagkagising ko na ng bagay. So the night before mag-fever, parang kiniklear ko yung, alam mo na ako, parang may makilite. Kasi sobrang liit na, no? Sobrang fever ako ng day 1. Talagang di ko alam na nangyari. Parang lumalaban na yung katawan ko. Day 2 okay na ako. Feeling ko okay na ako eh. Pero pagdating ng gabi, pag natutulog ako, dun umaatake yung fever ko. Fucked up pa rin yung tulog. Simula day 1. Mga after 3 days eh. 3 days na parang nilalagnat pa rin ako every night. Doon ko na napatunayan sa sarili ko. This is not an ordinary flu. Kasi ako pag nagkakasakit ako ng kahit overnight lang, okay na. Alis na. Pero ito talagang weird and medyo nag-a-align. Nag-check siya doon sa symptoms. Medyo pakit yung symptoms sa akin. Basta pinagdasal ko lang na dumating sa point na i-intubate ako. Dahil sa pneumonia ko, awa ng Diyos, siguro bago pa ako ma-intubate, nung ko naramdaman na parang gumagaling ako. Itong mga few months din, nawawala na rin sa habit ko yung workout, singit na lang. Pero for the past year, talaga bago mag-quarantine, mag-umpasa yung gato-gato, talaga masipag ako mag-workout. Kahit pa paano, na-warm up ko yung katawan ko para ma-survive yung gantong sakit. Ayoko maging negative ng video na to. Hindi ka nag-iisa, maraming may ganito. Kailangan mo matutong makinig sa mga positive. Yung mga simpleng positive na ganun, sobra silang talagang mag-a-uplift sa'yo kahit sobrang hina ka na. Nakakapagod sa ospital, hindi ako makatulog ng diretso. Gawa lang, kailangan ingatan ko yung kamay ko dahil meron ako swero. Tapos every 4 hours, kinukuha na lang ng vital signs. Kailangan nakadapa lagi. Yun ang technique na pinapagawa ng doctor. Prone or nakadapa. Mas magiging clear yung paghinga mo. Kasi nagkaroon ako ng araw dito na talagang hindi ko alam kung ano gagawin ko posisyon para makuha lang yung paghinga ko. Hindi gumagana pag nakatagilid na kaliwa, hindi gumagana pag kanan, hindi gumagana pag nakahiga, pag nakaupo, hindi ko pa rin maabot. Nung dumapa naman ako, parang bumabara yung dito ako sa inus ko, di ako makahinga ng mga ayos, kaya sabi ko, parang gagawin ko posisyon. So yun, sinabi ni Doc,
nag-focus ako, tapos sabi ko, kung ano sasabihin niya, susundin ko, kumiling lang ako, tapos may tawid ko lang to, maantay ko lang yung epekto nito, ng treatment sa akin. Yan, tsatsagayin ko. Dinadasal mo palang gumaling ka, kailangan maniwala ka lang. Yan lang sinasabi ko. Ang dami rin naman nagre-recover sa COVID. Kahit mga matatanda, nagre-recover. Yan, mahaba na yung vlog natin, pero tingin ko kasi talagang makakatulong to. So, first hand, nagka-COVID ako. Pag meron akong mga sinabing tips, and eto, nasa finish line ako na na-survive ko, siguro naman, maniniwala kayo sa mga sasabihin ko. Kasi madali lang naman, one search away sa Google, malaman nyo kung ano talaga yung, kung paano to, anong klaseng sakit to, para malaman nyo na meron kayo na to. So pag sa sarili mo, makakonfirm nyo yan. Meron na yan, step sa internet. Use technology to your advantage. Hindi ka na maliligaw, may susundan ka na. Nagka-COVID ka, isolate ka, but the moment you develop na feeling mo, papunta sa difficulty of breathing, magpadala ka sa ER. That's my case. Challenge lang ngayon, mayroong mga hospital na napupuno. Bawal kang umupo na lang kasi iba-iba yung atake ng sintomas sa ibang tao. So, ayun, we're back. Sana ba ako? Mas una mong gagawin, promise yourself na kung nahawakan ka, the cycle will end sa'yo. So, yun yung unang challenge. And isolation, syempre, boring, ganito, ganyan. May challenge talaga. Hindi lang sa inyo, sa COVID patients, sa families din. Yan, the moment na na-confirm mo na, tumutog na yung symptoms mo, magpa-test ka na agad. Isa yun sa medyo konting mali ko, pinaantay ko pa ng 1 week bago magpa-test. Pero kasi, sabi nila sa internet, if you have these symptoms, just stay at home. Kasi kung hindi severe o kaya moderate yung symptoms mo, hindi mo na kailangan magpa-hospital kasi dahil ang daming cases ngayon, nagiging congested lang yung hospital. Six day nag-develop yung pneumonia sa akin. Kasi nagdadiarrhea na ako, tapos pinapawisan na ako. Nang wala akong ginagawa, pinapawisan talaga ako. May isang araw noon talagang sobrang nakaraming t-shirt ako. Hindi ko masabi kung ano yung nangyayari sa akin. Ganun din yung mangyayari sa inyo. Ito ko, isipin nyo na ako moderate to severe, pero gumagaling ako ngayon. Strengthen your faith. COVID is blessing in disguise para sa akin. Kahit ako lang yung nagkaroon sa family namin, eh, sobrang dami namin. Meron na mga nakasalungon sa 14 days, yun, ganun. Wala naman nag-manifest sa kanila ng symptoms, tapos nagpa-test sila, ganito. Siyempre, kailangan responsible kayo. Naniniwala ako kahit sinabi ko, Lord, kailangan mo akong palabasin dito dahil isa ako sa tatapos nitong sakit na to. Gamitin mo akong instrument para matigil to, mas makapag-spread awareness kasi sa iba hindi pa rin naniniwala kasi walang nadadali sa kanila. Okay, so, pinramis ko yung sarili ko na magiging positive lagi yung mga sasabihin ko dito sa vlog dahil ako rin dumaan rin ako sa meron ako mga videos na ina-avoid kasi baka may mga negative sila na sabihin na hindi makakatulong. Marami pa akong reasons para mabuhay pa dahil bata pa ako. Gera sa COVID. Okay, so di ba ako yung todong magaling dahil na-admit pa rin naman ako. Nakakausap ko rin si Lord. Sabi ko, Lord, I did my best. Since day one, nag-isolate ako. I made sure na wala na makakalusot. Lahat na naririnig kong testimonies galing sa iba. Kung ano yung mga ginawa nila, ginagawa ko. Dami na naman pagkain. Hindi ko na naman maubos. So yun, nagdadala sila lagi ng pagkain sa akin dito. Galing sa bahay, nagluluto sila. Dahil, alam mo naman, hindi ka makakapili. So minsan, pumipili ka, pamilya mo lang yung makakagawa nun. Kakagaling ko lang dun sa bintana. Kakagaling ko lang dun dahil dumaan sila dun. Highway kasi yun. Sinisilip ko sila dun. Maraming puno dyan na nakaharang. Pero sabi ko, ma, meron dun. Mayroong karinderya dun. Na kulay blue. Dun ay pumunta. Okay. May pumasok kasi. Yun, kakagaling ko nga lang dun. Dahil sabi, nagdadala sila ng pagkain dito. Tapos, pakitraw silang tagaytay kasi bibili sila ng halaman. May tao ba? Ayan, bumili sila ng halaman. Tapos, sabi ko, sa tabi nga ng highway, buta nga nangyari sa akin. Kasi naputol yung video. Okay. Basta yun, nakita ko sila, dumaan sila doon. Kaya para akong bata doon, sinisigil ko sila, uy, ma, dito ako, kita niyo ako yung kwarto, dito sa may dulo ng ospito. Doon lang kami nagkita na medyo personal, hindi over
Lagi lang kasi kami FaceTime, FaceTime, Messenger. So, nakatuwa tong vlog na to. Feeling ko therapeutic. Susubukan ko sang i-edit ah. The first time makakaramdam ako ng ginhawa from pneumonia. Sinumpa ko sa sarili kaya na kailangan ko makatulong sa iba. Meron akong speakers na maganda. Gamit na gamit ko yung Spotify ko dito. Wala naman sila pakialam dito, pero sobrang lakas talaga ito. Lahat na ata ng worship songs na patugtog ko na dito. Lalo na yung mga panahong hirap na hirap ako. Lahat ng kanta, lahat, bawat salita na na-relate ako, talagang mas naging maganda yung mga kanta. Ang ganda pa ng speakers ko. Talagang the best. Dala ko yan. Talagang best friend ko yan. So yun, naputol ako dahil may tumawag sa akin. Ayan, nasa na ba ako? Awa ng Diyos, hindi na ako nilalagnat for more than 1 week simula nung nag-treatment ako dun sa pneumonia. Hopefully, tuloy-tuloy na talaga to. Kasi gusto ko rin naman paglabas ko dito na ano ako, almost, kung hindi normal, lagpas normal pa dapat yung kondisyon ng katawan ko. Kahapon lang ako binigyan ng go signal na pwede pala mag-exercise. So, ang tagal lumabas ng pawis ko dahil itong mga nakaraang araw talagang walang physical activity. Ay, wala naman ako magawa. Sorry lang, hindi ko naman sinasadya yun. Mamask naman ako pag nasa labas. Gusto ko talaga idiin na there is hope. Yun talaga yung video na to. Always look at the brighter side. Kahit yung mga gabi, mas dumidilim yung gabi. Kung kailangan na hintayin mo gabi-gabi yung paglabas ng araw, hintayin mo. Isa yun sa bumuhay sa akin na kahit gano'ng kahirap yung araw, may lalabas literal na bagong araw na magsasabi sa'yo, uy, bagong araw, it's a brand new day. Kahit hirap ka, nakita mo na lumabas yung araw, kailangan mo ilaban tong araw na to, kailangan mo igapang to, igapang mo. So yun yung naging mindset ko for the past ilang days. As in, yun yung mindset ko talaga. Nakaka-stress rin naman siyempre kung ididiin mo, ididiin sarili mo. Pero sa mga pagkakataong hindi mo alam yung bibigay sa'yo ng bukas, ang tanging pwede mong kawakan ay hope na tomorrow will be a better day. Dapat laging ganun. Isa pa sa mga naging therapy ko dito, nag-compile ako ng magagandang Bible verses. Tapos ginawa ko sa isang malupit na magandang wallpapers para lagi kang mare-remind yung sarili ko. Yun, wala namang imposible kay Lord, di ba? Overall, parang intervention ko rin to, parang retreat. Kasi life-changing to, yung pinagdaanan ko, life and death din. Yun, meron na akong mga itatago sa sarili ko. Kasi ayaw kong panghinaan kayo ng loob. Pero, hindi naman mahalaga yun. Lahat tayo may kanya-kanyang naglalaro yung utak, di ba? Isa pang tip ko, lagi kayong kakain kahit hindi kayo. Kasi doon nag-uumpisa mag-isip yung utak nyo na moody kayo, na parang wala kayo sa mood. Kahit wala ka sakit, pag di ka kumain, ano kaya, pangit yung mood mo, ginagawa ko. Kasi gusto ko tulungan yung sarili ko. Yun, help yourself. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, kundi ikaw. Lalo na isolation to, it's only you and God. Lahat na nagkaganto, lalo na yung mga taong hindi nyo naman alam bakit kayo nagkaganto, nag-iingat kayo, tulad ko. Tapos, ayun, na-survive nyo, ganun. Yung mga nagkaganto, alam kong hindi niya pa nagsisiyahan to dahil grabe yung experience to. It's a story to tell. Parang ka-level niya yung nagpunta ka sa ibang bansa na ikaw lang yung kapunta doon. Ganong level. Parang nagpunta talaga ako sa langit. Dabating ako sa point na natatakpan lang yung bintana. Kunwari nakahiga ako tapos nakatakip tong table sa bintana. Ginaganong ko talaga yung table sa ikaw. Huwag mo harangan yung ilaw ko. Kasi talagang tingin ko sa ilaw noon, simbolo ng pag-asa. Parang nagkakaroon ako ng konting takot na nag-build up. Pag gano'n, pag nagigising ako ng madaling araw, hinahantay ko na lang na tumaas yung araw. Ayaw maging deep. Ayaw maging deep, pero grabe talaga ito experience na ito. Roller coaster, talaga. Third day pa lang na hindi natatapos sa akin ko. Oof, ito na yan. Kasi hindi naman ako nilalagnat ng more than 3 days ate. Talagang okay na ako eh. Pero ito, talagang surrender ako eh. Pero, surrender kay Lord ah. Pero dito, sabi ko, makikipaglaban ako.
grabe rin yung nabibigay na support system ng family. Lalo na pag meron silang words of wisdom o kaya sinasabi sa'yo na hindi ka pwedeng hindi lumaban. Kasi minsan natakot ako sa point na sasabihan nila ako na okay lang yan, ginawa mo naman lahat. Huwag mo ko sasabihin ng ganyan na lalaban ako kahit anong sabihin mo. Parang ganun din, kahit hindi ko obedient sa pangarap, mayroong mga magda-down sa'yo. Pero you have to keep going. It's your life. Gusto ko i-end yung video na to na it's not the end of the world. And there is hope and healing na paparating sa mga nagka-COVID. Alagaan nyo rin yung mental health nyo dahil isolation and yung mga after-COVID experiences na kailangan mag-ingat ka na lalo kung pwedeng triplehin mo. Dahil tayo yung gagawa nitong change para gawing better place itong mundong to para sa atin. Lalo na para sa mga bata. So yun, huwag nyo lang hawakan yung ilong nyo masado, kaya yung bibig nyo, kaya mata nyo. Tapos lagi kayo magsuot ng face mask. Okay, so thanks for watching my vlog. Excited na ako makalabas. So yeah, peace.